Tito Riz, kahaboy lang ni Nobara. At akalain mo, kaya niya makipagsabayan kahit isa lang yung mata. Medyo nahirapan nga si Kari. Ginamitin ko ba naman siya ng martelyo malaki? Sabay nga kami dito nawala. Pero yan ay aking sinadya. Ang tawag dun, plated. Tito Riz, kung mapapansin niyo, lumalapit-lapit saan si Kari. Alapang may masamang pinaplano. Buti na lang dumating dito si Franco. Yung nag-hook na may kasamang Milagro. Grabe, tibin niyo, sobrang galing niya. Tapos yung pong KS, hindi pa niya ginagawa. Tito Riz, bala ko na sanang pasukan si Kari sa turi. Pero nakapagtataka, di malo siya nakakaramdam ng kaba. Di naman pala, andito yung taong Petchay. Yung hinampas ko, biglang kumawala. Grabe, mas matindi pa ito sa makahiya. Nagtuluan na namin siya. Paso ang tigas talaga. Yung porbits ga dito niling kinulam. Kamuntikan pa siyang mamaalam. Pero bukod sa katawan, eh may katigasan din siya ng ulo. Bumalik-balik pa kasi. Masyadong nagpapakampante. Parang si Kari. Palag ng palag. Kahit kanina palugi. Ayan, magsama-sama kayo sa kabilang buhay. Dito guys, habang lalulod kami sa turtle, nakabang na yung makakampi ko. Sabi ko sa kanila, harangan lang nila yung mga kalaban. Away mong uubos sa mga yan. As you can see, kung makikita nyo, isa-isa kong binawasan yung mga kalaban. Para yung maniac, eh hindi na ako mahirapan. Kaya guys, huwag na huwag kayong kuhurap. Ipapakita ko sa inyong araw-araw, maniac. Bumalik pa kasi yung mga to. Mukhang yung sabag eh, sigurado. Kasi guys, dito naghulat ako. Yung bulate, bigla na namang lumaki. Hindi ko tuloy maipilit kay sabag eh. Grabe yung laban namin. Wala nang push-push. Bakbakan lang ng bakbakan. Matira matibay. Unang mang cool down, bang, hay. At eto na si Baliling pumasok sa lima. Grabe, diretso po ni Raria. Mga aso nga, gusto pa akong itumba. Buti na lang nakapag-ulti ako. Tapos mas malaki pa yung kagat ni Franco. Dito ba si Tugod sumiwalay? Sabi namin, hindi pwede yan eh. Isa ka bang mahinang nila lang? Ang tunay na malakas eh nakikipagsabayan. Pero yung hook, dapat iniilagan. Wala ka talagang padala-dala. Grabe tong si Ugat, bumabalik-balik yung damage ko. Di ko pinaya, kaya napatras ako ng todo. Migap muna ako ng buhay sandali. Sabi ko, babalikan ko sila. Kaso pagdating ko dito, yung bakbahan papos na. Pero maya-maya guys, si Bulate lumabas. Grabe ang laki, mukhang bagong himas. Pinindit ko nga agad yung winchelan kasi hindi naman gumana. Ano sa tingin nyo? Bug or eyebug? Kaya dito is in a double ingat na ako. Si Bulate, iniiwasan ko na. Sobrang sakit kasi ng laser niya. Kaso nagulat ako dito, bigla na lang akong nabura. Ano yun? Grabe, yung kalamangan ko, unti-unting nawawala. Kaya kailangan kong bumawi para hindi kami matalo mamaya. Hindi porket isa yung mata, eh hindi ko na kayo makikita. Ano akala niyo sa akin? Hindi nakakaramdam ng chakra. Sayang nga lang, medyo naubos yung buhay ko kaya hindi ko na kaya makipagsambayan. Pero huwag kayong maglala, hinding-hindi ko kayo pababayaan. Hinagisan ko sila dito ng chakadol para hindi sila makalapit sa amin. Uuwi na sana ako, pero mukhang merong uugatin. Dito ba sila Baliling, hindi man ako inantay, nakipagsabayan sa lima. Sinubukan ko pa siyang iligtas, pero mukhang hindi na talaga kaya. Niwasan ko na rin yung pagampas kay Ugat. Yung damage ko kasi sa akin bumabakat. Kasto si Tugod, yung sound effect naririnig ko na. O snap, random. Skibit, skibit, skibit. Grabe, sobrang tindi. Walang damage. Kaso sobrang sakit ng Thunderbolt. Dito guys, naubos na yung makakampi ko. At mukhang ako nalang ipag-asa. Parami yung manalo. Yung makakampi ko, pindot na pindot na. Di ko natuloy alam yung gagawin. Aatras ba o sasalakahin? Pero mas pinili ko na lang sumalakay. Bahala na kung sino magiging bangkay. Pero syempre, kasama yun sa mga plano. Inubos ko lang talaga yung mga oras nyo. Kaya etong si Ugat, sumama na lang sa pagtakbo. Alam na kasi nyo, hindi na sila mananalo. Sayang naman. Patay na nga guys, panalo na kami. Kung umabot ka sa video na to, pababasa mo tuloy yung spoiler ko para araw-araw kayong victory!